Talabs, for today's topic, pag-uusapan natin yung 10 friendship problems you might face and their solutions. Depende, or ito ay sa aking pagkakaunawa at sa aking palagay yung solusyon. So, samahan niyo ako at inyong husgahan kung tama ba or kung kayo ay sumasang-ayon sa aking opinion. Number one, bullying. Hindi natin maiwasan na sa isang friendship, merong strong ang personality, yung bossy. At meron naman kaibigan na sunod-sunuran lang or yung weak ang kanyang personality. So, itong si strong personality, most of the time, bihira. Meron siyang magusto or gusto mong gawin or gusto niya ipagawa sa'yo na ikaw sa tingin mo is wala kang power o wala kang lakas na loob na tanggihan yun. So, kung anong gusto niya, gagawin mo para iwas gulo, para hindi kayo magkasama na loob. Which is, hindi dapat. Kasi, pag nasanay si kaibigan na lagi nasusunod ang gusto niya, at ikaw naman, lagi naman magsunod-sunuran sa kanya, hindi na siya healthy sa friendship niyo, at minsan, nauuwi yon sa pakiramdam mo, napapahiya ka na, or naa-abuse na. Naaabusan na yung kabaitan mo, yung pagiging kaibigan mo. Minsan, nakakaramdam ka na para na-humiliate ka na. So, dapat, sa isang kaibigan, walang bossy. Meron yan strong personality. Kasi, diyan ka huhugot eh. Ibig sabihin, kapag nagkakaproblema, siya'y masasandalan mo. Siya'y malakas ng loob, siya ang nagpapalakas ng loob sa'yo. But it doesn't mean na siya ang malakas ng loob, siya ang strong, kailangan sunod-sunuran ka na lang kung anong gusto niyang gawin mo at ano ang naisip niya. So, dapat balanse pa rin at give and take. Parang sa relasyon, hindi pwedeng ikaw lang ang bow ng bow at yung isa naman ay utos ng utos. Number two, manipulation. Yung sa tingin mo, para ka nang ginagamit ng kaibigan mo. Yung sa tingin mo, interesado lang sila kung ano yung matatanggap nila na benefits ng pagiging pagkakaibigan nyo at hindi dapat ganon. So, dapat walang ganong issue. So, in the first place, kung sa tingin mo, nagagamit ka na, hindi na yun masaya sa part mo, siguro dapat mo na magpaalam. Dapat, sa isang friendship, you know your value. Dapat, sa pakikipagkaibigan, hindi lang sa oras na kailanganin mo siya, nandun ka. O, andun siya. Dapat, parang mag-asawa lang. Through thick and thin. Dapat nandyan siya. So, hindi lang puro pakinabang magkasama kayo. Tapos, pag oras na nangailangan ka na, emotional man siya, or financially man, dapat nandyan pa rin siya. Pwede mong sandalan, pwede mong lapitan. Number three, mistrust. Ito yung number one na problem and issue sa friendship. So, kapag nagkaroon ka ng doubt sa honesty, integrity, and sincerity ng kaibigan mo, pakiramdaman mo na yung kutob mo. Kasi, hindi rin kasi maganda na sa bawat galaw nyo, bawat pag-uusap nyo, nagkakaroon ka ng doubt. Resolvehin mo kung ano yung issue na yun, kung anong pinaghuhugutan mo, bakit wala kang tiwala sa kanya. Yun ba ay merong kinalaman sa personal na buhay nyo o buhay niya, or may kinalaman sa pera, or may kinalaman sa pagkakaibigan nyo. Kasi,
lamat yan eh sa isang friendship. Hindi pwedeng magsasama kayo para sabihin lang na magkaibigan kayo pero nagpaplastikan kayo. Na kayo magkaibigan pero pag nakatilikod, meron kasi nasabi again sa kanya or vice versa, may sinasabi siya again sa iyo. So, better na maghiwalay na lang kayo ng landas kaysa magkakasiraan pa kayo at madadamay pa sa ibang issue. Number 4, jealousy. Alam mo, sa totoo lang, ako hindi ko maiwasan hindi magselos. Siguro, depende lang ang na-encounter natin kung ano yung pinaghugutan natin ng selos. Kasi pwede naman na yung selos na yun is competitive kayong magkaibigan. Kasi meron ganun eh, na gusto mo mas lalaman ka sa kaibigan mo, ayaw mo na pag-iiwanan. Or meron naman din na kung ano meron siya, gusto mo meron ka. Or pwede rin naman na attention, na gusto mo yung attention is lamang sa'yo, compare mo sa ibang kaibigan. So, kung magkaibigan talaga kayo, alam din naman ng tao kung kayo ay nagkakatampuhan na, kung ano bang issue or pinaghuhugutan ng selos na yun. Siguro dapat pag-usapan nyo na hindi kasi tulad on my part, selosa ako sa kaibigan, hindi kasi maiwasan na minsan may papaboran. So, minsan nagiging ano ko, selfish ako na gusto ko sa akin lang umiikot yung oras niya, yung panahon niya. Pero once naman na enlightened naman ako, para na secure naman ako na special pa rin ako, na kaibigan pa rin naman talaga ang tulong sa akin, eh nawawala na yung agyo sa isip ko. Alam mo, yung friendship natin, yung kaibigan kasi, para yan daig pa sa kapatid, sa jowa, minsan, gusto mo sa kanya ka naglalabing, at vice versa, sa'yo lang din naglalabing. So, pag alam mo si friendship, eh, naglabing sa iba, parang makakaramdam ka ng pagsiselos. Diba? Mas grabe pa yan sa selos ng pagsiselos mo sa jowa mo. Number 5, betrayal. So, kung akala mo yung, alam mo, meron kasi iba yan na, kunyari, nagsasabi na, promise, hindi ko sasabihin sa ibang tao. Tapos, ikaw naman, marites, chinika mo rin sa isang friendship mo. Ngayon, ito rin, hindi rin mapakali, nagmarites din sa iba. So, in the end, kumalat yung secret. At ikaw naturong salarin, which is ikaw naman talaga dahil ikaw lang ang napagsabihan. So, ano yan eh, pagtataksil pa rin yan. Yung loyalty mo nawala sa kanya. So, parang yung mga bagay na pinagkatiwala sa'yo, eh, shinare mo pa. At kumbaga parang binenta mo pa sa ibang tao. So, ano yan eh, pagtataksil yan ng ano, pagtataksil yan sa pakikipagkaibigan. So, siguro dapat alamin mo, alin ba yung pwedeng i-share at pwedeng hindi? Kung accomplishment lang yan, why not i-share mo? Yung i-share mo siya ng proud ka. Siyempre, hindi yung i-share mo yun sa iba para lang sabi, akala mo galing-galing niya, mga ganun. Alam mo na, hindi maiwasan sa kaibigan ang marites. Number 6, differences. Ako, hindi ako nag-ano sa differences eh. Kasi iba-iba ang pagkatao ng tao. Iba-iba ang personality, iba-iba yung hilig, iba-iba yung mga gusto. So, hindi ko nakikita yun na maging problem sa pagkakaibigan. Kasi, for sure, meron yan common kayo na pwedeng gawin or pag-usapan. Hindi mo naman kailangan gawin kung ano yung gusto niyang gawin at hindi naman kailangan na gayahin niya rin kung ano yung gusto mong gawin. So, ano yan eh, supportahan niyo yung kung ano yung gusto at hilig ng bawat isa, and who knows, pwede niyo rin naman ma-enjoy yon o pwede niyo rin naman gayahin or pwede niyo rin i-try
Pero dapat meron pa rin kayong own identity pag nagkaroon ka ng kaibigan. Hindi kailangan na kung ano yung ginagawa niya, gagawin mo. Number 7, inconsistency. Minsan yung ikaw or yung kaibigan mo is hindi madalas nakikita. So, siguro malayo yung distansya ng bahay nyo, ng work nyo. So, maliit ang chance or madalang na makahanap ng time para mag-bonding kayo. And just in case na ganun nga yung nangyayari, hindi siguro yun balakid. Kasi meron naman tayong cellphone. Pwede naman magkamustahan. Hindi naman porke sinabi na magkaibigan kayo is every day or every minute is mag-update kayo kung anong ganap sa inyo. Ang tunay na magkakaibigan, magkalayo man kayo ng distansya, pero once na nagsama kayo, alam mo yung mafe-feel mo na wala nagbago. Na siya pa rin yung kaibigan na nakasama mo before, na nakabonding mo before, nakajanning mo before, na nasasabi ka na makita sa kanya. Likewise, sa chat or video call, try nyo na hanapan nyo ng panahon. So, hindi naman kailangan na lagi, na everyday. So, siguro pag sobrang busy talaga, pwede naman yun ng okasyon, pag birthday, or kahit walang okasyon, basta free time ka. Yung simpleng kamusta ka? Or hi, buhay ka pa ba? Malaking bagay na yun. Kasi hindi mo alam na yung time na nangamusta ka, yun pala yung time na gusto niya nang makakausap. Number 8, conflict. Alam mo yung pagkakaroon ng mga away-away, selusan, hindi yan maiwasan sa pagkakaibigan. So, mas madalas pa yan magkakaaway o mas madalas pa kayo magkakasamaan loob ng kaibigan mo kaysa ng jowa mo. Kasi, mas maraming issue kayong dapat na isinasaalang-alang. Alam mo yung, like yung sa secrets, pag nalaman mo na yun, aligaga ka na eh. Hindi ka na mapalagay. So, parang gusto mo na talaga mang-away, gusto mo na sumugod. Mga ganun factor. Kasi kapag sa jowa mo naman yan, yung meron ka pang pagtitimpi na, syempre baka mag-away kayo, may mga ganun factor. Pero sa kaibigan mo, at gusto mo directly, sasabihin mo na kung ano yung nalaman mo, ano yung gusto mo sabihin, directly na talaga, hindi na pinapatagal. So, dapat maayos yun, maagapan. Hindi na yun dapat pinalalala, hindi na yun dapat pinapatagal. 9, bad company. Yung, alam mo, hindi kasi natin yan naiintindihan minsan. Hindi natin yan lubos na nauunawaan na hindi lahat ng kaibigan natin ay maganda ang impluwensya sa pagkatao natin. So, minsan, gusto natin silang kaibigan kasi sila ay popular, malakas ang kapit, maraming kakilala, so, maraming impluwensya, kumbaga malaki ang impluwensya ng tao na yon, or gusto mo lang siya dahil idol mo siya, or meron kang gustong-gusto talaga sa kanya na gayahin, or para bang it's a privilege na makilala ka nila or maging kaibigan ka nila, which is hindi tama. Kasi pag yun lang ang pinagbabatayan mo, hindi mo alam na hindi pala sila magandang impluwensya. Baka mamaya yung mga tao na yun, pwede kang ipahamak. Pwede kang maging cause para maligaw ka ng landas. Hindi lahat ng kaibigan maganda ang naituturo sa'yo. Pumili ka ng kaibigan na hahatakin ka pataas, hindi ka hahatakin pababa. Pumili ka ng kaibigan na susuportahan ka, rerespetuhin ka, igagalang ka, pamilya mo, ibang kamag-anak mo, or ibang kaibigan mo. Diba? Kasi ang kaibigan, hindi lang yan sa labas ng bahay. Hindi lang yan pansamantala.
sila rin yung huhubog ng pagkatamo para maging mas karapat dapat ka. Sila ang tao na tumutulong sa iyo para mas ma-achieve mo yung mga bagay na kailangan siguro ng tulak or push ng manggagaling sa ibang tao. So, hindi kawalan. Mawala ng hindi magandang image na kaibigan. So, hindi man sikat yung kaibigan mo, kung tapat naman at maganda ang naituturo sa'yo at naibabahagi sa'yo, huwag mo nang pakakawalan. I-treasure mo siya. Kasi siya yung tao na hindi ka niya iiwan at hindi niya gugustuhin na mapahama ka. Number 10, non-commitment. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na kapag nilapitan yung kaibigan mo at na-commit mo yung problem mo, kung ano sabi mo yung problem mo, is dapat committed na siya na tulungan ka niya. Hindi kasi natin hawak yung oras at pagkakataon. Hindi natin alam kung ang pinagdadaanan niya ay maayos at capable na tulungan ka kung ano man yung problema mo. Hindi lahat ng kaibigan mo kayang mag-extend ng kamay para tulungan ka financially. Yun yung number one na usually na akala natin kapag kaibigan mo siya, alam mong may pera siya, lalapit ka, tas gusto mo tulungan kanya. Pag hindi kanya tinulungan, sasama loob mo. Iisipin mo, hindi siya tunay na kaibigan kasi hindi kanya matulungan sa oras na kailangan mo. Ang pagiging sa relasyon nyo sa pagkakaibigan, huwag mong bilangin kung ano yung nagawa mo, kung ano yung kaya mong gawin sa kanya. At huwag kang mag-expect na yung ginawa mo ay i-re-return niya sa'yo or higitan pa. Ang pagkakaibigan, malaking bagay na sa atin na, kumbaga sabi ko nga, sapat na appreciate mo yung presence ko, na binavalue mo ko as your friend, at tinitreasure mo at takot ka na mawala ako. Mas malaking bagay yun. Kesa, sabi nga nila, yung iba kasing kaibigan, malalaman mo lang sa oras ng kagipitan. No. Hindi mo rin kasi alam kung may pinagdadaanan siya. At hindi naman sa lahat ng kagipitan, matutulungan ka niya. Hindi rin basihan na yung gipit na yan, diyan masusukat yung lalim ng pagkakaibigan nyo. Isipin mo rin kung ano yung mga nagawa niya at naambag niya sa friendship nyo. Kung ano yung masasabi mo na iti-treasure mo din. Huwag mong ibabase sa bagay na hindi ka lang natulungan nung kailangan ka. Kasi hindi mo rin alam na baka may pinagdadaanan din siya at hindi lang masabi sa'yo. So, for now, yan na lang muna. At tingnan natin kung kailan ulit ito masusundan. So, hopefully, sipagin ako na mag-upload ng mas marami pang pwedeng makatulong and regarding sa friendship. And kung meron kayong suggestion, comment below na lang para magkaroon na rin ako ng idea. At kung sa tingin nyo, hindi pasok sa banga yung mga opinion ko, pwede rin naman na i-comment yung basta maayos lang ng salita. Ako naman ay open-minded na tumanggap ng opinion and reaction sa mga viewers as if maraming viewers. So, for the meantime, dyan muna and have a good time. Ingat and love.